Chappelle Cut. Hi guys, it's me, Trix, and welcome back sa aming YouTube channel. Today is another day for another video, and for today's video, magre-recommend ulit ako sa inyo ng mga Wattpad story na nabasa ko na, but this time, i-explore naman natin ang nabasa kong series, one of the best series na nabasa ko sa Wattpad. Sobrang ganda niya. Ito yung senior series ni I don't know how to bigkas. Oy, arte. Hindi ko alam kung paano bigkasin yung name niya. Alluringly. Basta ito. Ito yung name niya. Yeah. Ang unang book sa senior series ay yung Hold You Accountable. Ito. Ito yung story ni Sat and ni Safi. Isa to sa pinakamagandang book sa lima. Actually, lahat sila talaga maganda. Kasi itong story to is ang dami niyang life lesson. Hindi lang siya basta sa pag-ibig dahil ang daming tinakel na issues like yung mental health, yung sa toxic family culture, then yung toxic na pag-iisip ng isang estudyante. Well, hindi siya toxic at all since valid yun. Then, dito sa librong to, tinatakel yung grade doesn't define your success. Ibig sabihin nun, hindi porket na mababa ka sa grades mo nung estudyante ka pa lang, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka naaangat sa buhay. Hindi ibig sabihin nun wala ka nang mararating. Ayun nga, di ba sabi nung nakakarami, grades are just numbers. Yes. Ayun nga, tinakil din to sa librong to, kaya ang daming makakarelate na estudyante. Then next is yung Love Was Not Enough. Totoo naman, hindi naman talaga sa relasyon, hindi totoo. Hindi okay or hindi enough na pagmamahal lang. Dapat may growth din kayo and may development, diba? May growth and understanding kapag sa love, hindi lang puro love. Huwag kayong... Tapos, tinakil din doon is yung mental health. Isa to sa pinakamagandang issue na tinakil doon sa libro. Kasi di ba nga, sa bansa natin, hindi masyado pinagtutunan ng pansin yung mental health. Pero dito, sobrang natuwa ako sa author kasi tinakil niya yung bagay na to na hindi masyado naiintindihan ng makakarami sa atin. Next is yung, matututunan din natin dito yung love yourself first before loving someone else. Dito kasi sa story na to, masyado siyang nabubulag or masyado niyang, hindi naman, ang tawag na, masyado niyang minamahal yung iba, hindi yung sarili niya. Parang binibigay niya, binubuhos niya lahat sa ibang tao or sa ibang bagay, hindi sa sarili niya. And kaya, one lesson sa librong ito is love yourself first. Actually, lahat sa libro na to, talagang dinidiin ng author is your love yourself. Don't settle for less. Love yourself. Before loving others, love yourself. Ayun talaga yung pinaka-main highlight ng author talaga. Ayun yung pinapahiwatig niya sa lahat ng libro niya. Next is yung don't be afraid to seek help to professional. Dito sa librong to, tinakil din yon na hindi porket na hihingi ka ng tulong sa professional or sa psychiatrist, di ibig sabihin nun is baliw ka. Ibig sabihin nun is kailangan mo ng tulong or tinatanggap mo na hindi mo kaya sa sarili mo na isolusyonan yung problema mo. Kaya hihingi ka ng tulong, pero it doesn't mean na baliw ka. Kaya, huwag kang matatakot. Kaya dyan sa mga out there, na people out there, huwag kayong matakot mag-seek ng professional help sa mga professional. Ang next book is yung Cause of Days. Ang story ni Adren tsaka ni Arisi. Isa to sa pinakamagandang book sa senior series. Actually, lahat talaga sila. Maganda talaga sila lahat. Pero dito sa librong to, matututunan natin yung pagmamahal na mabuti at yung pagmamahal na masama. Hindi ko na i-in-detail kasi dito makikita nyo talaga or marirealize nyo talaga na hindi lahat ng pagmamahal is mabuti. Gusto ko yun. Next na natutunan ko is yung forgiving is not moving on. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na forgive but not forget. Hindi siya
siguro iisipin ng iba is parang tanga ka naman nun, or parang ang para ka naman bago niyan, ganyan-ganyan. Pero hindi. Lahat ng nararamdaman natin, lahat ng emotion na nararamdaman natin is valid yan. And kapag nakapagpatawad ka ng tao, hindi naman ibig sabihin nun is kakalimutan mo na lahat ng ginawa niya sa'yo. Kakalimutan mo na yung taong nagbigay sa'yo ng trauma. Kaya para sa akin, kahit na napatawad mo na yung tao, okay lang na huwag mong kalimutan yung ginawa niya sa'yo. Kasi kapag napatawad mo siya, yes, nasa stage ka na acceptance, pero hindi mong kakalimutan, hindi makakalimutan ito ang ginawa niya sa'yo, yung trauma na binigay niya sa'yo. Kaya para sa akin, it's okay na hindi ka mag-move on sa bagay na ginawa niya sa'yo, pero okay na mapatawad mo siya. Kasi, diba, kapag pinilit mo na mag-move on sa bagay na yun, ikaw lang din mahihirapan eh. Kaya para sa akin, it's okay. Take time to heal your wounds. Hindi naman racing ang pag-move on eh. Kaya it's okay to feel the pain, na kahit na nakapatawad mo na yung tao yun, okay lang na damdamin mo pa din, or namnamin, parang ganun yung word eh, namnamin mo pa din yung binigay niyang sakit, ay yung binigay niyang lungkot sa buhay mo. Okay lang yan. May tamang oras para mag-heal. Next is, na natutunan ko doon, is yung we are all deserve to be loved. Kahit na nanineglect ka nung kabataan mo, na hindi mo alam yung totoong definition ng love, or hindi ka nakaranas ng totoong pagmamahal, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na deserving na mahalin. Lahat tayo ay deserve na mahalin. Diba, Adren, ha? Deserving kang mahalin, kaya huwag kang makulit dyan. Next is yung pursuing your freedom. Story to ni Pelomina tsaka ni Escalade or Escalde. Di ko alam kung paano bigkasin yung pangalan niya, Escalade. Ang ganda kasi, parang gusto ko yung Escalade. So, saucy. Isa to sa pinakamagandang story, swear, na nabasa ko, kasi ang daming life lessons. And sabi ng author is, isa to sa pinaka-light na story. Hindi ako naniniwala na light to, kasi bongga yung, ba't pa ako pinagpapoy siya? Bongga yung iniyak ko dito, promise. Nakatawa itong baby ko, ayaw pa ano. Bongga yung iniyak ko dito sa story na to, promise. Ito, yung story dito kasi is about sa pangarap ng isang tao na hindi niya makuha or hindi niya ma-pursue kasi nga against yung magulang niya. Ayan kasi yung mahirap karamihan sa pamilya na hindi makuha ng isang tao or ng isang anak ang gusto niyang pangarap kasi nga against yung magulang niya. Katulad na lang ni Pelomina dito sa story na to. And sobrang ang sakit lang sa pakiramdam na kasi hindi niya ma-pursue yung gusto niya kasi nga against nga yung magulang niya. And para sa akin, or para din sa author, para sa libro to, it's okay to cut off lahat ng family na toxic na sa buhay mo. Walang masama doon. Huwag kang maniniwala sa kasabihan ng nakakarami na kamag-anak mo yan eh. Dapat hindi mo ginaganyan yan. Kamag-anak mo yan eh. Sila lang laging mahal niya. Ganyan yan. Hindi ako naniniwala din sa phrase na yon. Dati ganun. Ganun din yung mindset ko. Pero nung kapag kasi growing up eh, marirealize mo na hindi lahat ng family members mo is healthy sa mental health mo. Hindi sila healthy sa peace of mind mo. Kaya kapag may mga kamag-anak ang ganito, huwag kang matakot na mag-set ng boundaries or mag-cut off. Alam mo yun, yung parang casual na lang. It's okay. It's valid. Nasa'yo naman yan eh. Huwag na huwag mong iisang tabi yung mental, yung peace of mind mo para sa mga taong hindi worth it, guys. Promise. Isa din sa natutunan ko sa story na to is allow yourself to disappoint people. Hindi sa lahat ng oras ay magpi-please ka ng tao. Yan, sa mga people pleaser dyan, charot lang. Okay lang naman disappoint ka ng tao kapag hindi nila na ano yung expectation niya sa'yo. Okay lang yun. Yaan mo sila, te! Yan. Isa yun sa mga natutunan ko.
isa pa sa natutunan ko is not taking a risk isn't a sign of weakness. Dito kasi sa story na to, sobrang dami niya dapat i-let go. Sobrang dami niya dapat i-risk. And ang pag-take risk, hindi yon sign ng mahina ka. Guys, risk lang. Yeah. Dead joke na. Sobrang ganda nito. Must read talaga tong story ni Philomena.